sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para po ma-notify kayo kapag meron akong mga bagong video. Salamat po. Hi guys. Kamusta? Itong vlog ko ay hindi bike related, pero gusto ko lang din i-share sa inyo itong nabili ko sa Shopee na first aid kit. Baka isasabihin nyo, nakita ko na yan sa ibang vlogger, first aid kit. Pero ako kasi, personally, may dala talaga ako na paracetamol at saka natin ko. Itong dalawang to talaga lagi ang bit-bit ko. Kahit sa trabaho or dito lang sa bahay, hindi ako mabubuhay nang wala nito. Kahit hindi ako minum ng gamot, basta may ganito ako, ayos na. Ngayon kasi, syempre dahil sa nagtatrabaho ka, kailangan pagka piling mo may migraine, ganyan, kailangan uminom ka ng gamot para kinabukasan makapasok ka. Kung hindi, laging, ang sakit ng ulo ko ay naabot ng 2 araw. Ganyan. Pag nawala siya ngayon, kinabukasan meron pa rin. Ganyan. Pero kaya bumili din ako nito. Kasi hindi mo din naman maiiwasan na sumakit ang ulo pag nagbabike. Hindi din dahil sa may time kasi din na hindi pala time. Kadalasan, pag nagra-ride kami or kahit may pupuntahan kami, hindi ako nakain. Parang sa utak ko na basta't aalis ng bahay, hindi kakain. Pero syempre, nakaano naman ako ng tubig, Gatorade, yun. Tapos, kadalasan, kapag ang ride namin ay kakalahating araw, kakain ako dito na sa bahay. O kaya kapag halimbawa nasa malapit na kami sa bahay, tapos nakaramdam ako ng gutom, saka lang kakain. Kaya sabi ko, dapat pala may first aid, kasi hindi mo masabi, baka mamaya sa gitna ng pag-ride tapos bigla akong mahilo, hindi mo masabi. Pero syempre, baka may magsabi na dapat kapag nagra-ride, kakain ka. Kasi hindi pwedeng mag-bike na walang laman ang tiyan. Kasi syempre yung lakas, tapos baka bumaba yung sugar. Parang ganun eh. Pero ang ano ko kasi, siguro sanayan lang. Ako kasi sa pool talaga, kaya nakamotor kami or nakabike, kapag aalis kami, hindi ako nakain. Yun. Kaya siguro sanayan talaga. Tapos, hindi, i-share ko na lang din itong laman. Itong first aid. Ito na, bubuksan natin. Ang laman niya ay Band-Aid. Bandage. Band-Aid. Alcohol pad. Ito. Tweezer. Ito yung ginagamit siguro pagka, sugat ka, tapos yung bulak, ilalagay mo sa sugat, ganyan. Ito yung ipangkakapit mo. Hindi ko din alam, pero, tapos ito yung gasa. Tapos, tape. Ito yung gagamit sa gasa. Pagtataparan mo yung sugat. Tapos, ito yung silicone tourniquet. Kapag ginagamit ito ayon kay Google, ginagamit ito kapag halimbawa may sugat ka tapos dugon-dugo, parang nakakatulong to para mapaampat niya yung pagdurugo. Tapos gunting, tapos ito yung bandage, tapos ito yung bandage triangular. Parang ano to ata, sa trabaho kasi namin parang kamukha niya yung arm sling. Siya, halimbawa, meron kang sugat. Siguro nabali. Pwede siya. Yung inilalagay sa ganun. Yung ganun. Yun na. Obvious naman nakalagay naman sa picture. Tapos wala na. Ito. Itong parteble. Hindi ko alam kung saan ginagamit to eh. Siguro baka dito. Baka yung nagagamit mo pag
ibabandage yung sa balikat mo. Tapos, wala nang laman. Sabi dun sa Shopee, meron siyang kasamang betadine. Pero, style ganito. Kaya lang wala. And, naisip ko, sa murang halaga lang naman, parang 105. Kumbaga eh, syempre mag-expect na lahat ng laman meron. Okay, kaya okay lang kahit kulang. Ano doon, di bumili na lang ng iba. Ng yung, mas ano kasi talaga ata gamitin yung betadine kesa sa alcohol. Oh, parang betadine. So, kaya itong betadine. Tapos, kaya yon. Ito mga laman. Kumbaga, sana huwag natin magamit, diba? Pero, mabuti na ding may ganito. Kumbaga, medyo ano nga lang siya, medyo bulky. Kasi laki niya eh. Akala ko nga kasha siya dun siya. Akala ko nga kasha siya dun sa top tube ko. Hindi pala. Pero dahil sa may carrier naman yung bike, may bike rack naman, pwede din naman na, tapos may bag yun. Lagi kami may dalang ganun kahit dyan lang ang punta sa bilang bayan lang. Lagi may dalang ganun. Kasi may time na kapag nakita sa kalsada na pagkain, bibili. Kaya kailangan may ganun. Parang hindi bulky naman na yung bike mo ang dadala. Hindi yung bike rack. Tapos kaya din hindi nga pala makapag-bike ngayon dahil sa isang bike namin. Tapos bukod sa trabaho, hindi pa rin ako, ayoko mag-solo ride. Takot kasi ako. Kumbaga eh, pag-aaralan ko pa rin yung, halimbawa, mag-platan. Syempre, kumbaga, pagka, ako kasi, iba akong biker, iisip ko lagi yung worst. Parang ganun. Alam kong negative yun, pero ako kasi, ang iniisip ko lagi, paano pag na-platan ako? Kumbaga ganun. Hindi ako marunong magpalit pa ng gulong. Pero, pinag-aaralan ko na. Eh, kaya takot ako nung walang kasama. Solo. Takot ako. Dati malakas ang loob ko. Kahit sa ibang kabilang bayan. Pero ngayon hindi na. Ewan ko ba? Pag pala nasanay ka na may kasama ka talaga magbike. Talagang pag nag-isa ka ulit magbike, parang nakakatakot na. Ewan ko ah, para sa akin. Eh, kaya ano ko din na. Tapos may pandemic pa nga. Kaya takot din ako. Tapos may pandemic pa nga. Kaya takot din ako lumabas mag-isa. Yung ano ha, nang hindi sa related sa trabaho. Hanggat maaari. Hanggang trabaho lang. Bahay-trabaho lang. Yan. Kasi hindi mo din naman masabi yung mga makakahalubilo mo sa ano eh, sa kalsada. Kahit sabihin pang solo ka, hindi mo din masabi. Eh, kumbaga, pero pagka bawa eh, siguro by August, baka makakapag-bike na. Ewan ko lang, pero baka, kahit dito-dito lang. Ano nga eh, sana umalis na rin yung COVID kasi siguro hanggang dun na lang muna yung itong vlog ko. Basta't makapag-bike, kahit naman walang kaano na yung mga ina-upload ko. Salamat din sa panonood. Tapos eh, yung mga nag-subscribe, thank you. Malaking tulong na rin yun. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe. Malaking tulong na salamat po sa inyo na sana yung mga bago ko lang manonood, mag-subscribe po. Thank you din sa panonood dito sa video na to. Thank you po.